Noong mga panahon na bata pa tayo, ay napakahilig nating makipaglaro sa ating mga kapitbahay. Hanggang sa tayo ay gabihin, pero tila't di pa rin talaga tayo naubusan ng energy at gusto pa nating ituloy ang pakikipaglaro. Ngunit may isang bagay talaga na pag narinig mo pa lang ay talagang kakaripas ka na sa pagtakbo pa uwi. Ito ay ang pagsabi ng magulang ninyo na kukunin kayo ng maaswang pag di ka pa umuwi. Ngunit alam mo ba na ang aswang ay isa lamang sa mga mythical creatures na kilala sa ating bansa? At marami pa dito ang hindi natin alam. Kung gusto mong malaman ang iba pang mythical creatures na matatagpuan ng daw sa Pilipinas, ay pagpatuloy mo lamang ang iyong panonood. Pagkwentong katatakutan talaga ay hilig ito ng mga Pinoy. Kahit pag narinig natin ang mga salitang aswang, engkanto, kapre, tikbalang, ay madami tayong alam na impormasyon tungkol dito. So, sa video na ito, ay ilalahad ko sa iyo ang 10 sa mga di gaanong kilalang uri ng mga mythical creature sa Pilipinas. Alam naman natin na tayo ay sinakop ng mga Hapon noong unang panahon na kung saan madami ang namatay na mga Pilipino at Hapon sa mga engkwentro. Dito nagsimula ang kababalaghan ng mga pasatsat dahil ito daw ay mga nagbumulto ng mga namatay nung sakupin tayo ng mga Hapon. Karamihan sa mga Pilipino noon ay di kayang bumili ng kabaong para sa mga namatay nilang kamag-anak. Kung kaya, ang tanging ginagamit nila noon ay ang pamalisan. Ito ay isang uri ng tela. Ginagamit nila ito para baluti ng bangkay. At dahil sa uso noon ang pagnanakaw ng mga patay, dahil sa mga kayamanan na isinasama sa libingan nila, ay napipilitan na lamang ang mga pamilya na hindi ilibing sa sementeryo at sa mga bundok o gubat na lamang nila ito ililibing. Ang pasatsat kasi ay salitang Pangasinense, na ang ibig sabihin ay saksakin. Kadalasan ay nagpapakita ang mga ito sa mga naglalakad mag-isa sa kalsada. Para daw ito ay hindi kaguluhin at para mawala siya ay kailangan mo daw itong saksakin mo sa pamamagitan ng pagturok nito o ng kahit anumang bagay sa pamalisan, yung tela na binalot sa kanya. At pag nagawa mo daw iyon ay bigla na lang itong maglalaho at magbibigay ito ng napakabaho na amoy na talagang masusuka ka. Ito ay mas kilala sa ilang lugar sa probinsya ng Abra, Apayao at Ilocos Norte. Kung mapapansin mo sa larawan, ay mistulang ito ay sirena. Ito daw kasi ay nakatira sa mga tubig tabang. Ang kadalasang biktima ng berberoka ay ang mga mangingisda. Sinasabing isa ito sa pinakamagaling manlilang ng mga biktima niya. Ang berberoka kasi ay inihigop niya ang tubig sa mga lawa or sapa, hanggang sa madali nang makita ng mga mangingisda ang mga isdang tinatarget nila. At pag kumapit ang mangingisda sa bitag ng berberoka, ay ibubuga niyang muli ang hinigop na tubig hanggang sa malunod ang kanyang biktima at kakainin niya na ito ng buo. Ang ani-ani daw ay pinagsamang aswang at kapre. Sinasabi rin na ang aswang na ito ay mas aktibo tuwing gabi. Ang ani-ani kasi ay kawangis ng isang tao, ngunit ito ay sobrang laki. Dahil alam mo ba na may height ito na 18 feet? Isa sa mga palatandaan mo na malapit ka na sa isang ani-ani ay kung naaamoy mo ang matapang na amoy ng mga kambing. Ibig sabihin nun ay nakaaligid na siya sa'yo. Katulad din ng aswang, ito ay may kakayahan na magbago ng kanyang anyo. Kaya niyang maging kalabaw, baka, kabayo at kahit na maging baboy. Ang tanging pinagkaiba lang ng ani-ani sa mga aswang ay hindi sila sumisip-sip ng dugo. Ang ani-ani kasi ay mapaglaro sa kanyang mga biktima. Hinaharangan niya ang mga daan para hindi sila makadaan. Katulad din ng kapre, ang ani-ani ay mahilig manigarilyo at kadalasan nilang ginagawa ito
habang nakaupo sa masanga ng talisay. Ang bakunawa ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na panakot sa akin nung ako ay bata pa. Ngunit imbis na matakot ako, ay inaantay ko pa ito dahil iniimagine ko na parang ito ay katulad ni Shenlong, ang dragon sa Dragon Ball Z. Sinasabing ang bakunawa daw ay diyos ng underworld at kilala sa imaheng kalahating dragon at kalahating ahas. Ito daw ay nagpapakita lamang ng isa hanggang dalawang beses tuwing magkakaroon ng isang eclipse. Ang bakunawa daw ay kinakain ng buo ang buwan at ang tanging pwede mong gawin para itaboy siya ay ang mag-ingay gamit ang mga kawali at kaldero dahil takot daw ang bakunawa sa mga malalakas na tunog. Ang amomongo ay isang uri ng white ape na matatagpuan mo sa mga kuweba ng Mount Canlaon sa Negros Occidental. Ang kadalasang biktima nito ay manok, kambing at baboy lamang. Dahil sa mahaba at matutulis na kanyang mga kuko, ay winawarak niya ang tiyan ng mga ito at kinakain ang mga bituka. Ang mga amomongo ay may taas na 5 feet and 4 inches. Kung kilala mo si Bigfoot, ay maaaring magkapareho daw sila. Kung sa Greek mythology ay may Cyclops tayo, well, ang Pilipinas ay may version din ito. Ito ay kilala sa pangalang Bungisngis. Ito ay may isang bilugang mata at sinasabing nakatira daw ito sa Orion, Bataan. Ang pangalang Bungisngis kasi ay nagmula sa Filipino word na kung saan ibig sabihin nun ay ngisi dahil ito daw ay may unique na pagtawa kung kaya't Bungisngis ang binigay na pangalan dito. Hindi porket ito ay tumatawa, ay mabait na daw ito sa mga tao. Alam mo ba na ito ay isang kanibal? Maliban sa isa lamang ang mata nito, ay may imahe din daw ang Bungisngis na makapal ang uso at malalaking ngipin tulad ng mga nasa elepante. Kung naglalaro ka ng Mobile Legend, ay malamang mas madali mong ma-imagine kung ano ang imahe ng isang sarangay. Katulad ni Minotaur, ang isang sarangay ay kalahating tao at kalahating toro. Ito kasi ay matatagpuan sa ibanag. Meron itong malaking sungay at ito rin ay may sagradong alahas na nakasabit sa kanyang tenga. Kung sino man daw ang magtangkang nakawin nito sa kanya, ay dadanas ng isang karumal-dumal na pagkamatay. Malalaman mo na ito ay aatake sa'yo kung may lumabas na usok sa kanyang bandang ilong. Ito ay kakaiba sa lahat ng maswang, sapagkat ito ay isang higante na may 6 na ulo. Sinasabing ito ay mas makikilala mo sa kwento ng mga tinggian na may pamagat na Gawigawen of Adasen. Ito ay istorya ni Apone Bolanayen na kung saan dumadanas ang sakit na nais itong makatikim na isang orange na pagmamayari ng isang gawigawen. Ang kanyang asawa na si Apone Talaw ay gustong tuparin ang hiling ng asawa na may sakit. Pumunta siya sa teritoryo ni Gawigawen. At para makakuha daw siya ng isang orange o dalawa, ay binigyan siya ng hamon ng higante sa pamamagitan ng pagkain ng isang buong kalabaw. Nagtagumpay naman siya at pinayagang kumuha ng prutas. Ngunit sa kabilang banda ay namatay din ang lalaki dahil gawa pala sa mga kutsilyo ang punong ito. Ang sigbe na isang uri daw ng mabangis na hayop
na kasinlaki daw ng maliit na oso. Meron din daw ito na matutulis sa spikes mula sa kanyang lieg hanggang sa buntot. Ito din daw ay tila nag-aapoy ang kanilang mga mata at may kakayahan na maglakad ng pabaliktad. May isang balita na kung saan pinablish pa ng Philippine Daily Inquirer na meron daw residente sa Rojas City, Capiz na ang mga alaga nito ay pinatay ng isang sigbin. Tulad ng karanasan ni Jojo Canobida, isang residente ng Sitio Paon, Dumalog, ang nakakita ng sigbin na pinatay ang karamihan sa kanyang mga manok. Iniwan daw ito ng sigbin ng putulang ulo at wala ng mga dugo. Ang balbal ay isang uri ng halimaw na kung saan kakaiba din sa lahat. Alam mo ba na ayaw niya ng buhay na tao? Sapagkat mas gusto nilang kainin yung mga bagong namatay, nakaburol at mga nailibing na mga bangkay. Ito ay mas kilala bilang maninilong sa mga residente ng Katanawan, Quezon. Ito ay may matalim na mga kuko at napakalakas ng kanyang pangamoy, 10 beses sa mga aso. Madali mo daw itong makikita sa mga sementeryo at sa mga lamay. May kakayahan daw ang mga balbal na mang-hypnotize na kaya niyang patulugin ang mga tao sabay niyang kakainin ang bangkay sa burol. Ang isa sa kakaiba nitong ginagawa ay matapos siyang kainin ang bangkay ay pinapalitan niya ito ng puno ng saging. At iyan ang 10 mga hindi gaanong kilalang mythical creatures na matatagpuan mo sa Pilipinas. Once again, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And maaari na rin kayo magbigay ng suggested topic para sa susunod natin na video. And with that, see you on my next video.